ang dami talagang, ang daming nagtatanong, bakit nga ba tumaas yung kumpiyansa mo? Dahil sa'yo. Yeah! No matter what happens, merong chance na ma-minus one ang execution. Isa na naman, second attempt! Oh! Dulce! Hila-hila Dulce! Yatap si KLBJ! Ito na yung paghabol ng Blacklist! Pero yon yung meteor shower! Ang pagbango ng api! Ang paghiganti ni Kelra! Dalawa this time na nawala sa Blacklist! Pero tatakbo pa rin sila! Execration! Hindi tumama ngayon ang hook ni Eson! Pero super slow! Mula syempre kaya na ito, Max! Yon yung counter go! Ohe, pumasok! Pero nako! Sumugod ang Execration! The supports are real! Nandito pa rin si Reggio! Super healing galing! Mula kay Jack Mamba, godlike si Kelra, at mukhang ubos ang Blacklist International. Triple kill ang nangyari, 24-10. Ngayon pa lang mabubuhay si Navinus. Wala pa namang minion dito, Menjin at Wall. Back to back yung magagandang mga hook doon ni Eson. Pero yung paghabol nila doon sa Execration, Kelra, sakto yung cooldown ng meteor shower niya. Tinunaw niya ang mga members dito ng Blacklist International. Ngayon, si Renzo ang nandito sa gitna. Oh, alam ng Exe na mag-aabol dito yung Blacklist after ng second hook. Kaya lumaban na lang sila. Sabi nila, laban lang! Walang atrasan! At ngayon, si Eson, Exe shot talaga! They're not taking away their shot! Dahil naku po, eto na ba yun? Eto na ba yun? Unti na lang yung base. Hiccup sa Ruby Didi Play. Naku, mabubuhay pa ang base ng side ng Blacklist. Pero meteor shower coming in! Damage shot mula kay KLBJ. Pinipilit na ngayon ng Exe yung base. Pero hindi na magigiginap yung damage ni Wise. Pasok na lang si Edward. Tatlo ang nasa side ng Exe. Nabuhay ang Mr. Stun! Oh, Heb! Mapapa, oh no na lang. Tuloy-tuloy pa rin ang gera. Yung base! At Kelra, maligayang pagdating sa lupon ng Execration. Your MSC Champions na 2021! Ang pagbawi ng Execration sa Blacklist International na ulit muli ngayon dito sa MSC 2021 on the Grand Finals. Ang paggapang mula sa lower bracket is was all worth it dito sa team na to. Give Billy a trophy. Finally here. Nakapaglaro siya ng isang game dito sa MSC 2021 at sinabi niya, hindi talaga pang Pinas ang laro ko, pang international. All right, guys, so we will leave them to their own celebration. Grabe, diba? Pati sila, sinasabi nila na yung nakita nilang Execration nung season 7 kumpara sa ngayon, napabilib sila dahil sobrang laki ng improvement nyo. Alam mo, tatanungin ko dito si Coach Pacbet. Coach, nag-iba talaga kayo ng anyo. Ibang klaseng ipinakita nyo. Yes, hindi nyo nakuha yung kampeonato ng season 7, pero napatunayan nyo na kayo ang hari sa buong Southeast Asia. Ano yung nagbago? Nung MPL season 7, medyo nahirapan kami sa meta kasi meta ng Blacklist. Pero nung ngayon, naisip ko na baguhin lahat ng playstyle namin na gayahin yung hero nila pero in a different way na ano, na naggumagamit kami ng assassin pero sila hindi gumagamit. Kaya nadalian rin ako medyo sa drop kasi hindi sila nag-assassin, puro marksman lang sila kaya alam ko agad yung pipick ko. Kaya ano lang, parang kinuha wala yung mga comfort nila, parang ganun. Si Billy naman. Billy, alam mo, matagal nang sinasabi yung hashtag Give Billy a Trophy. Ngayon, Give Trophy a Billy! Gano'ng katamis ng kampinatong to? Sabi, sobrang saya namin talaga kanina nung champion kami. Hanggang ngayon, di ako makapanawala na nag-champion kami. Sabi, kinakabahan kami sa likod gamdaw ni Pacbet. Sobrang saya namin talaga. Kasi sobrang tagal ng panahon. Balik rin pa last na natin, champion natin, MPC pa, di ba? MPC pa yung last champion namin, like sa Mobile Legends din, pero hindi pa kami nag-champion sa MPL. Siguro pang MPC talaga kami international. Anong mas matamis? Mas matamis. Oh, syempre! Congratulations! Kiel,
nasabi ka nung na-interview kita nung season 7 playoffs, sabi mo, hindi ka makakapunta doon sa debut ng girlfriend mo. Ngayon, was it all worth it? Ngayon, may trophy ka na, may singsing ka na. Sabi nga sa'yo, the king, ikaw na talaga ang hari! Siguro, sobrang saya ko kasi talagang, siya yung naging lakas ko talaga na patunayan na na kahit ako yung parang sinasabi nilang pinakamainong funnel sa Pilipinas, pero sa Southeast Asia, ako yung pinakamalakas. Okay, na-miss out mo yung debut ng girlfriend mo. Nakikita ko yung mga posts mo, talagang sobrang mahal mo siya. Anong mensahe mo sa kanya ngayon? Ngayon kasi you're gonna bring home the trophy. Anong mensahe mo sa kanya? Huwag mo ako iwan. Di ka nga naiiwan. Renjo, grabe, okay. Kailangan ko lang i-point out yung nangyari nung game 3, okay? Hinahabol ka na ng dinosaur and all. Ipinaglaban mo yun. May napatay ka ba? Kinabahan ka ba dun sa game 3 na yun? Bali dun sa game 3 na yun, di naman ako kinakabahan kasi confidence naman ako na kaya namin panalo yung game. Tsaka yung napatay ko yung kung sino man napatay ko dun. Instinct ko po yun, instinct na lang, bali di ko na po naisip yun. Instinct na lang po talaga. Pero eto, syempre nakatapat yun na yung Blacklist International. Sila yung nagwagi yung kampinato ng season 7. Coming in to the grand finals dito sa Embassy 2021, yun sa totoo lang kinabahan ba kayo dahil Blacklist ulit ang nakatapat nyo? Bali ngayong laban namin ngayon sa Blacklist, ang MSC. Bali, di na po kami kabado kasi mas prepared kami ngayon kesa nung MPL. Kasi nung MPL na naubusan talaga kami kaya na-reverse sweep kami. Ngayon, prepared na prepared kami, alam ni Coach Pakbet yan. Ayan! Ito naman, Chuck Mamba, congratulations! Yes! Okay! Di ba nga sinasabi ko na ikaw ang best tank? Sabi mo, well, hindi mo pa nakukuha yung championship, so hindi mo pa ramdam yon. Ngayon, ramdam mo na ba na ikaw ang pinakamalupit na tank sa buong Southeast Asia? Hindi pa rin eh. Bakit? Bakit naman? Ang humble mo talaga. Hindi, may words pa eh. May? Words. MSC lang ba? Pero ito, pero sa Southeast Asia tayo. Hindi sa world. Edi ako na. Para napilitan eh. Ano? So, ngayon naniniwala ka na ikaw yung pinakamalupit. Bakit ba sobrang galing mo? Anong bang meron sa isang Chuck Mamba? Wala, puro chamba lang ako, guys. Hindi ka chak-chamba. Chak-mamba ka. Ito, ang daming nagtatanong, bakit nga ba tumaas yung kumpiyansa mo? Dahil sa'yo. Sino nagsabing mahihiyain to? Naging mahihiyain ba talaga to ever? Parang hindi ako naniniwala. Okay, Chuck Mamba, anong mensahe mo sa lahat ng ating mga manonood na gustong maging katulad mo? Ayan, shoutout sa inyo, guys. Ay, ano ba? Shoutout ba? Anong gusto mo sabihin sa kanila? Kasi gusto nilang maging katulad mo. Ikaw yung pinakamalupit na tank sa buong Southeast Asia. Pagbutihin nyo yung pag-aaral. Pagbutihin nyo yung ano nyo, guys. Paglalaro nyo, tapos nag-practice kayo lagi. Ayan, Chuck Mamba! Hey, at any point ba in this matchup na sa buong linggo natin, ramdam niyo na ba na, uy, kami talaga yung mananalo? Nung bumagsak kami ng lower bracket, parang ramdam na namin eh. Kasi yun yung training ground namin eh, yung lower bracket eh. Before kasi kami lumaban sa A-Boss, wala kaming scream. Kaya, nung bago kami lumaban, kagabi, wala kaming scream. No? Bale, nung bumagsak kami ng lower bracket, everyday na kami may game, kaya na kami, kampante na kami. Pero ito, Max, ano ba sa lower bracket na parang kasi parehas yung daan nyo nung season 7, except syempre kayo naging kampiyon. Ano bang meron sa lower bracket na parang pag nandun kayo, ibang klase yung pinapakita nyo at talagang alert, awake, and full mode on? Siguro, mas sanay kami lumaro ng ng may pressure. Yun din yung nakikita ko sa team eh. Once na nandun na kami sa time na pwede kaming malaglag, parang mas doon kami lumalakas, tsaka nagiging confident kami sa mga galaw namin na hindi kami kinakabahan, parang relax lang. Tsaka, yun nga, yung everyday may games, mas maraming games, mas nababata kami.
Ayun! Ito naman! The MVP of Southeast Asia, Kelra! Hey, okay. Anong age mo ulit? 16 po, 16. 16 years old! Ang dami mo nang napatunayan. Anong pakiramdam nun? Sobrang sarap po kasi... Ay, sobrang saya po kasi... Masarap naman talaga. Tama naman. Sobrang saya po kasi po, hindi ko naman po in-expect na makakarating po ako dito. Kasi po, pangarap ko po talaga maging pro player. Ngayon, ikaw ang MVP. 16 years old ka pa lang. Ano na ang next na aim mo, yung minamata mo? M3 po in MPL Season 8. Wow! M3 at Season 8. Na-expect mo ba ikaw yung MVP? Na-expect mo na ikaw yung magiging MVP? Hindi po. Kala ko po si Jackno. Uy! Oh, bakit naman? Bakit nakala mo si Jackno? Binubuhat niya po ako lagi. Magaling naman talaga magbuhat. Ang isang Jack Mamba. Alam ba to ng mga magulang mo? Opo. Lagi po silang nanonood sa mga laban ko. Suportado sila simula nung pumasok ka? Opo. Suportado po sila. Uy! Shoutout mo naman sila. Kasi syempre po ba yung shoutout? Magulang. Shoutout po sa lahat. Yes! Of course! Shoutout unang-una sa lahat, shoutout sa magulang ko na sobrang sumuporta sa akin. Maraming salamat sa suporta, papa and mama. Tsaka po shoutout din sa girlfriend ko na napakaganda. Kay Aya, mahal na mahal kita. Stay strong sa atin. Tsaka shoutout din sa Blacklist, ang lakas niyo pa rin. Nice game. PH lang malakas. Nice. Ikaw, anong gusto mong mensahe? Pasa natin yung mic natin kung meron kayong gustong i-shoutout. Ikaw? Shoutout pala sa family ko. Sino? Ayan. Yan. Shout out din sa family ko na todo sa boto sa akin. Tsaka sa Execration family. Bago tayo pumunta, sige, go ahead. Shout out din sa family ko. Ako din. And shout out din sa family ko, pati shout out kina Boss Arvin, kina Makay, kina Kimo, ito sa bootcamp na sa Execration family. Guys, shout out sa inyo. Give trophy a Billy. Ito, gusto ko lang i-point out, etong si Kel Vijay, natutunan ko na tinutulungan talaga niya ang kanyang pamilya. In fact, siya yung nagpapaaral sa kanyang ate. Good job! Napaka-responsable mo. Anong gusto mong sabihin sa ate mo, sa pamilya mo, Kel? Shoutout sa ate ko at kay mami na hindi na, na sinusuportahan ako na kahit sobrang busy nila. Pag kinol ko sila, pag kailangan ko sila, nandyan sila lagi. Kahit sobrang mga 3 a.m, ganun, kukol ko sila. And din, shoutout din sa bebe ko. Yun. Coach Pakben! Woo! Ang uta! Shoutout sa asawa ko si Tin, tsaka sa baby ko si Tyra. Yan, shoutout din sa lahat ng Execration family, pati yung mga fans yan, na wala sa akong sumuporta sa amin nung simula since day one. Yan. Salamat, thank you. Thank you. Ano naman mensahe nyo sa Blacklist? Mensahe sa Blacklist International. Mensahe sa Blacklist yun, maraming salamat sa magandang laban. Tsaka tsaka ang ganda ng meta nyo. Oo, di ba? Ang ganda ng meta. There you go. Billy. Nice game din pala sa Blacklist, sobrang sarap talaga nilang kalaban. Nung after talaga nung MPL, sila din talaga yung naka-scream namin. Kumbaga, yung mabapalita lang din talaga yung ano namin, yung laruan. Kaya yun, siguro yun yung naging advantage namin sa kanila. So yun guys, nice game sa Blacklist, sobrang... Yung sa Blacklist guys, yung meta nila, sobrang hirap talaga labanan yung meta nila. Kumbaga, naka-recover lang kami nung nakaka-scream na namin sila. Sobrang solid na sa Blacklist. Nice game. Wise. Pilipinas, sabay-sabay tayong mag-ingay. Ito ang inyong kampiyon para sa MSC 2021 Execration! Woo!